maikwento ko lang sa inyo, yung pinaka-paborito kong singer dati, noong bata pa lang ako, performer. Ang naalala ko dati kung bakit ko siya naging paborito at nakilala, isang araw, nagpabili ako sa lola ko ng album ni Michael Jackson. Lola, Lola, bili mo ako. Ay, ikaw talaga kung ano pinapabili mo, kung ano talaga pinapag-inatupag mo, yun ang kinakalat-kalat mo lang yan, masisira din naman yan kung kayo yung magpinagsawa mo na. Ikaw, kakakampalo din sa YouTube-YouTube na yan, kakakomputer mo yan eh. Okay, sige na, ito na pambili, bayaran mo na. Nakalimutan ko na kung anong pangalan ng album na yun, pero dati kasi, na-addict ako sa basketball. Yes, tama ang narinig nyo. Basketball ang sinabi ko. Akala ko kasi, si Michael Jordan ay si Michael Jackson. Dati pa nga nung naglalaro ako ng NBA sa PlayStation, gumagawa ako ng player na ang pangalan ay Michael Jackson. At nung pinanood ko na yung album na yun, akala ko peke. Kasi, hinahanap ko kung nasaan na yung basketball nung plinay ko yung album na yun. Ay, Diyos ko, puro tugtugan, pero mahilig na rin naman ako sa music noon. Nagustuhan ko na din. At siya daw ang king of pop, sabi ng tito ko. Kaya hinanap ko sa internet. Eh dati pa naman pumupunta pa ako sa computer shop para lang makapag-internet. Kaya naglakad ako ng napakalayo para lang ma-google ko si Michael Jackson. At nung naging idol ko na si Michael Jackson, shinare ko dun sa pinsan ko na si Luis. Kung nakita niyo na yung kaduwet ko sa isa kong video na nagsasabing on spot, dalawa kami na-addict kay Michael Jackson. Nagpapaprint pa kami sa computer shop ng mga kanta ni Michael Jackson at kinakanta namin. Ma-share ko lang sa inyo yung mga sayaw experience ko sa school. Diba kasi sa high school, uso ang mga sayawan, yung mga group dance na yan. Na-addict din ako sa pagsasayaw dati at mabuti na lang, idol ko nun si Michael Jackson. Pero nahaluan din ako ng pagka-Jabawokies kung kilala niyo sila. Nagkaroon kami ng performance sa MAPE namin. At ako ang napiling leader para sa isang group. At may kaklase ako noon na ang pangalan ay ipangalan na lang natin sa kanya, Annie. Addict din siya kay Michael Jackson noon. Pero yung kaadikan ko kay Michael Jackson ay nag-fade away na noong mga panahong yun. At nabigla ako nung hinamon niya ako na mag-dance battle daw kami sa harapan. Eh hindi naman ako dancer talaga na yung umiikot yung ulo sa sahig. Pero siya, ganadong ganado pa. Ewan ko kung nasa na yun. Teka nga, mastok ko nga lang si Annie. Anyway, hindi ako pumayag makipagduelo sa pagsasayaw sa kanya kasi hindi naman talaga ako dancer. Pero bago talaga lahat ng yun, adik na adik ako kay Michael Jackson. Maski yung style ng pagkanta niya, yung pagpiyok-piyok, ginagaya ko. Pati yung tono ng boses niya. Tapos lahat talaga ng tungkol kay Michael Jackson, pinapanood ko sa YouTube. Yung may ihuhulog siyang baby, yung bumibili siya ng gamit, nagpa-practice. At ang pinaka-paborito kong kanta niya ay I'll Be There. Mahilig kasi ako sa mga kantang nakaka-relax. Gusto ko kasi laging nare-relax. Kahit nai-stress yung utak ko sa pagbirit nila. Pero halos lahat ng kanta ni Michael Jackson na love song at nakaka-relax, gusto ko. Kaso, isang araw, pagkagising ko bago pumasok sa school, suspended yung klase. Tapos, pagbukas ko ng TV para manood ng balita, magandang umaga po sa inyong lahat. Aming ibinabalita na ang King of Pop na si Michael Jackson ay pumanaw na. Kanina lang pong alas 7 ng umaga. Madami pa po kaming ibabalita maya-maya pagbalik ng magandang umaga. Nakakalungkot. Idol na idol mo at sayang dahil magkakaroon pa siya ng last concert niya. Yung may bago pa siyang kanta na This Is It. Pero ganun talaga. Walang forever. Charot. At alam nyo ang gaganda ng mga kanta dati, noong 80s, 70s, 60s, 20s, 90s, diba? Tulad ng Queen. Kung hindi nyo pa narinig yung cover ko ng Bohemian Rhapsody, lagay ko na lang yung link yun sa baba. Tungkol naman sa mga tugtugan ngayon. Nauso na din yung mga K-pop, pero di naman ako against sa inyong mga K-popper ha. Okay din yung mga kanta nila, pero hindi ko trip kasi hindi ko maintindihan. At hindi ganun yung gusto kong tugtugan. Ang natripan ko lang na hindi ko maintindihan ay yung sa mga K-drama. Yung mga tugtog kasi nila doon, tinutugtog ko sa piano. Nakaka-relax kasi, tulad na lang nung sa Goblin. Tuna na 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 ina mo,